Ano-ano nga ba ang mga dapat gawing paghahanda, mga dapat tandaan at mga preparasyon ng mga bago pa lang mag-aaral ng pagkanta? Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Bago po natin simulan ang pag-uusapan natin ngayon, ang topic natin ngayon para sa mga baguhang nagnanais na makakanta ng maayos ay shout-out po muna kala Jesse YT Channel, Romel Leman, Bernard Batang 90s, Ara Sanggalang, at si Jolindo Biadnes. Ang ituturo ko po ngayon ay ang mga paraan kung ano-ano mga dapat gawing paghahanda at mga dapat na tandaan ng mga nagsisimula pa lamang mag-aaral sa pagkanta. Para po ito sa mga baguhan pa lamang na nagnanais matuto ng tamang paraan ng pagkanta. Ano-ano ba ang mga kailangan? Unahin po muna natin ang mga kailangan na dapat ay nagtataglay ang isang tao para siya ay makakanta ng maayos. Ano-ano po ba ang mga ito? Una, dapat ay marunong siyang sumunod sa tono ng isang kanta o hindi siya nasisintonado. Isa sa pinaka-importante sa pagkanta ang nasa tono dapat ang isang singer. Naayon dapat ang tono o pitch ng kanta sa kinakanta niya dahil kung hindi, nagdudulot ito ng pagkasintonado ng isang singer na hindi kaaya-ayang pakinggan sa mga nakikinig. Napakalaki po ng negatibong epekto ng out of tune sa pagkanta. Hindi magandang pakinggan ng sintonadong tunog ng isang kanta. Ang boses ay dapat ay nag-harmony sa music na sinasabayan, kung kaya dapat ay alamin ninyo kung kayo ba ay nasa tamang tono sa kanta na kinakanta nyo o kayo ay nasisintonado. Huwag mahiyang magtanong sa mga kaibigan, kamag-anak o kinakantahan nyo na nakikinig sa inyo. Kung kayo ba ay sintonado o hindi, makakatulong sila para lalo nyong maitama ang inyong pagkanta. Mahalaga po ito lalo na sa mga bago pa lang nagsisimulang kumanta. Ang isa sa dahilan ng pagiging sintonado ay mabagal ang reaksyon ng isang tao sa pag-atake ng tamang tono sa pitch na kanyang kinakanta. Posible din na medyo mahina ang pagdinig kung kaya't hindi na itatama ang tono habang kumakanta. At ang isa pa ay ang kakulangan ng kaalaman sa mga gamit ng mga vocal registration o paggamit ng vocal registration. Katulad ng chest voice, falsetto o head tone, head voice at kung ano-ano pa. Kung kayo po ay sintonado, nasusolusyon na naman po yan. May mga paraan at mga exercises po na para mahasa ninyo ang pangdinig ninyo sa music at sa sarili ninyong boses. Meron po akong mga video tungkol sa sintonado at paano ito masusolusyonan. Nandun po sa video ang mga paraan para ma-improve ninyo ang pagkanta nang hindi kayo nasisintonado. Panoorin nyo lang po ang mga video para mahasa nyo po ang sarili nyo at maging mahusay kayo sa pag-atake ng mga tamang tono na kinakanta nyo. Pangalawa, ang tamang pagsunod sa timing ng kinakanta. Bawat kanta o musika ay may bilang. Meron po itong pulso. Nakadepende po sa pulso o downbeat ng isang musika o kanta ang tamang pasok ng bawat linya ng melody na kinakanta. Kung nahuhuli o nauuna o hindi na ayon sa tamang bilang ang kumakanta sa music na sinasabayan niya, hindi rin po ito maganda. Mahalaga na maging mahusay sa tamang timing ang isang singer. Paano o ano ang mga paraan para maitama ang pagsabay sa kanta? Una, ang paghanap ng downbeat o pulso ng music. Paano ba malalaman kung nasa downbeat at ano nga ba ang downbeat ng music? Thank you.
Napapaalam ka dahil nasaktan kita. Noo'y di makitang mali ako. Nagkasala, sana muli ako'y mapatawad pa. Nasa music po ang tamang tono na dapat i-attack at ang cue o hudyat para sa tamang pasok ng isang singer. Maging sensitibo lamang po kayo sa music na sinasabayan ninyo at siguradong makakasabay po kayo ng tama na sa tamang tempo at tamang tono ng kinakanta. Kung nais nyo pong maging bihasa sa timing ng kinakanta, mas maiging iwasan nyo muna ang pagganta sa videoke na sinasabayan nyo ang mga takbo ng lyrics na nakikita nyo sa screen ng TV dahil po hindi kayo masasanay makinig o maging masensitibo sa music na pinapakinggan nyo. At isa pa, hindi po lahat ng guide na nasa video kaya ay nasa tamang timing. Kadalasan nahuhuli o nauuna ang lyrics na kinakanta nyo sa video. Okay. Pag-aralan at hasain ang sarili na sumabay ng tama sa kanta na sa downbeat at music lang dumidepende. Madidevelop din ito ang pagiging sensitibo nyo sa pakikinig, pagkuha ng tamang tono at tamang pagsabay sa music na kinakanta. Ngayong may kakayahan na kayong kumanta na nasa tono at sumabay ng maayos sa tamang tempo ng kinakanta, ano na ang mga susunod niyong dapat pagtuunan ng pansin? Ang mga dapat tandaan at gawin habang kumakanta or habang nag-aaral ng pagkanta. Una, i-memorize ang kanta na kakantahin. Importante po na memorize ang tono, mga tamang pasok at words ng kinakanta para po mas madali nyo pong magawa ang iba pang mga bagay na kinakailangan gawin habang kayo ay kumakanta. Mawawala po ang concentration nyo sa mga dapat ninyong gawin kung hindi nyo memorize ang melody, mga tamang pasok at words ng inyong kinakanta. Kung na-memorize nyo na ang melody o tono, mga tamang pasok at words ng kanta, ang susunod nyo pong dapat pagtuunan ng pansin ay ang tamang paghinga kung kailan dapat kumuha ng hangin. Nakasalalay po sa tamang breathing at support ng diaphragm ang tunog na gagawin nyo. Pati na rin po ang pag-atake ng mga matataas na notes, pag-sustain ng mahabang notes at marami pang iba. Importante po ang paghinga bago kantahin ang linya ng melody line para po masuportahan ng tunog na inilalabas ninyo. Ang maayos na paghinga at support ng diaphragm po ang pundasyon ng magandang boses. Pwede pong huminga kahit saan, before or after ng isang word. Ang rule lamang po ay bawal huminga sa gitna ng isang word. At bawal din po huminga kung kayo ay nire-require na i-atake ang isang linya ng legato. Meron po akong vlog tungkol sa tamang breathing at support ng diaphragm. Panoorin niyo po para masanay kayo sa mga tamang paraan ng paggamit nito sa pagkanta. Pangatlo, ano pang kailangan? Kapag naiayos niyo na po ang mga tamang pagkuha ng hangin, ang susunod nyo pong dapat na pag-aralan ay ang mga vocal placement o mga vocal technique sa pagkanta. Ito po ang mga tamang paraan ng pag-produce ng tunog para maiwasan ang mga tension sa katawan o sa parte ng leeg at parte ng ulo. Sa paggamit ng vocal placement o technique, pinadadali ang pag-atake ng mga matataas na notes, mga mahirap na linya ng mga notes katulad ng mga riff and runs, malinis na transition ng mixed voice mula natural voice to falsetto or head voice or falsetto to natural at marami pang iba. Sa pamamagitan ng mga vocal placement o vocal technique, nagagamit ng maayos ang mga focus points at mga resonators na nakakatulong ng malaki sa voice production.
para makapag-create ng distinct sound at clarity ng words na kailangan sa pagkanta. Meron po akong mga vlogs at playlist ng mga vocal placement tulad ng forward voice, head resonance, head voice, nasal resonance at iba pa. Hanapin nyo lang po sa aking channel page ang playlist ng vocal placement. Panoorin nyo po para matutunan nyo ang mga technique na makakapagpadali sa inyo sa pag-atake ng may hirap na challenges sa pagkanta. Ang pinakahuli po na dapat nyong matutunan ay ang song interpretation at improvisation. Ang song interpretation at improvisation po ay ang mga paraan kung paano bibigyang buhay ang isang kanta ayon sa sariling interpretasyon o creativity ng isang singer. Ito po ay ang paglalagay ng tamang emosyon at expression na naaayon sa kinakanta. Expression hindi lamang sa pagpapakita ng facial expression, kundi pati din sa pamamagitan ng pag-improvise ng mga linya ng kanta o melody na ayon sa nararamdaman ng isang singer sa mga panahon ng kanyang performance. Sa pagpapahayag ng facial expression, hindi po porket malungkot ang kanta at magmukha lang kayong malungkot habang kumakanta ay okay na po. May mga paraon po para mas lalo nyong mabigyang buhay ang inyong kinakanta. Ang isang magaling na artist ay mahusay din di lamang sa technical na aspeto ng pagkanta, kundi sa pagbibigay buhay ng isang awit. Nabibigyan niya ng tamang tunog o color tone ang dinedemand ng isang awit at pagpapakita din ng creativity sa pamamagitan ng pag-improvise ng isang awit. Panoorin niyo po ang aking video tungkol sa song interpretation at epektibong song improvisation para lalo niyo pong maintindihan at matutunan niyo ang mga tamang paraan ng pag-interpret ng isang awit. Panoorin niyo rin po ang iba ko pang mga video tulad ng vibrato kung nais niyo nga matutunan ng paraan kung paano mag-vibrato. At falsetto at riff and runs kung paano ito gawin, dahil sa pag-aaral niyo ng mga kanta may encounter po kayong mga falsetto or head tone at riffing and runs at marami pang iba na nagawan ko na po ng mga video. Yan po ang ating lesson sa ngayon. Sana po ay makatulong sa inyo itong lesson at mga guide na ito, lalo na sa mga bago pa lang kakanta. Sa mga baguhan na ngayon pa lamang susubukang kumanta at nagnanais na matuto ng pagkanta. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta dito sa aking channel, Voice Lesson with Coach Pete. Huwag po sana kayong magsasawa. Maraming salamat po.